misteryosong barko na lumilitaw daw tuwing alas 12 hanggang alas 2 ng madaling araw, tapos bigla na lang daw maglalaho. Yan ang matagal ng usap-usapan sa probinsya ng Siquijor. Dekada 70 raw nang may unang makakita sa mahiwagang barko o tayog-tayog kung tawagin ng mga residente ng Glazi sa Siquijor na ang sakay daw nito, mga engkanto. Ang kwento tungkol sa mahiwagang barko o ghost ship lalong tumindi nang makunan mismo ito ng video. Ayon sa residente at dating seaman na si Paul, nagtaka siya na ang nakuhanan sa kanyang video, ilaw lang ng bangka, samantalang ang nakita niya, isang malaking barko. At ayon sa Philippine Coast Guard, sa mga nakaschedule na trips dito sa Siquijor Province, negative tayo, sir. And even sa nearby ports. Kaya naman kasama ang programang Kapuso Mo, Jessica Soho, ilang mga taga-Coast Guard at residente ng Glazi, inabangan nila ang diumuni mahiwagang barko. Ang misteryosong barko, hindi lang pala isa, kundi dalawa. At sa pakikipag-ugnayan ng KMJS sa mga shipping lines sa Cebu, Negros Oriental at Mindanao, wala raw nakaschedule maglayag na barko sa mga oras na yon. Kaya naman sa sumunod na gabi, muling nag-abang ang mga taga-Philippine Coast Guard, Siquijor Station, at sa pagkakataong ito, susubukan nilang habulin ang tayog-tayog. Pero malayo na sila. Hindi na malalapitan ng sir. Kapalapit na tao yan. Ayon naman sa pag-asa, posible rin daw na may weather phenomenon na nakakalikha ng ilaw sa laot. Meron tayong tinatawag na mirage. Tayo nagkakaroon ng parang atmospheric duct kasi ang tawag na parang isang layer, nagiging lente siya. Pag yung lente na yon, nakakabuo siya ng iba-ibang imahe. Lalo na pag nasa coastline siya or merong boat doon sa lugar na yon or merong any object. So naiiba-iba yung formation because of the mirage. Totoo man daw o hindi ang tayog-tayog, para sa mga taga-Glazi, Siquijor, mananatili pa rin daw itong misteryoso.